Matapos bahayin dahil sa matinding pag-ulan, ang ilang bahagi ng Luzon nitong weekend lumutang sa isang creek sa barangay Dampol 1, Pulilan, Bulacan, ang bangkay ng isang babae nitong Lunes, Agosto 13. Kinilala ang biktima na si Angelica Kalilim, 15 anyos. Ayon sa pamilya, Agosto 7 pa nila huling nakita ang biktima matapos utusang bumili sa tindahan. Pero makalipas ang 6 na araw ng paghahanap, natagpuan na nila na nagpalutang-lutang sa may creek ang katawan ng biktima. Ayon sa pulisya, bago patayin, ginahasa muna ang biktima tsaka pilit na isiniksik sa loob ng imbornal ng mga sospek. August 7 yung pagpaalam niya, maghahating gabi. At yun, hindi na siya natagpuan. Yung pala sa ating pag-imbestiga, nung pinatay siya ay doon siya tinapon sa may imbornal na kung saan during that time ay hindi pa gano'ng malakas ang habagat. Pero nang lumaki na raw ang tubig dahil sa patuloy na pagkagupit ng habagat, lumutang na rin ang wala ng buhay na katawan ng biktima. August 13, lumakas yung agos ng tubig at lumutang na siya at lumabas na siya doon sa imbornal. Kagabi, natultukan na ang kaso ni Kalimlim matapos maaresto ng Bulacan PNP ang dalawang lalaking sospek sa pagpatay sa dalagita, kabilang na ang isang 16 anyos na binatilyo. At ang naging lead ng pulisya, ang cellphone ng biktima na isinanlaraw ng mga sospek matapos gawin ang krimen. Ang naging lead natin, mayroon tayong asset na nagturo sa atin yung cellphone ng biktima na isinanla sa isang tao doon din sa lugar. So nung pinuntahan natin yung lugar, yung tao, kinuha natin yung cellphone at pinakita sa kapatid at sa nanay, positively in-identify niya na yun ang cellphone. Kung saan po nakuha yung bangkay, katabi po niya yung bahay ni alias Lid. Isa sa mga suspect. Kinilala mga suspect na sina Melvin Altubar, 22 anyos, at ang 16 anyos na kaibigan nitong si alias Liit. Kwento naman ang isa sa mga suspect, nadala lang sila ng kalasingan kaya't nagawa ang krimen. Kalasing po ay pagkatapos mo namin hindi. Sobrang po kami sarasa. Kaya po namin nagawa. Kapatay po kami ng tao. Maharap si Altubar sa kasong rape, murder at robbery. Habang ang minor de edad na isa pa, i-turn over naman sa kustodiya ng DSWD. Weng Dalapena, Radio Pilipinas.